Cannibal Island ang ibinansag sa isla ng Nazino o Nazinski na matatagpuan sa mayenong rehiyon ng Siberia. Ang dating tahimik na isla ay mayroong madilim na kasaysayan dahil sa nakagigimbal na naganap doon. Ilang libong mga mamamayan ang dinala ng sarili nitong pamahalaan sa maliit na lupain. Walang pagkain, walang matitirhan at iba pang kinakailangan upang mabuhay. Anong misteryo nakabalot sa Nazinski, isa sa mga tinatawag na gulag, at bakit kaya ito binansagang Cannibal Island ng Russia? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungan. Totoo ba? Ano ang nangyari sa isla ng Nazino? Nagsimula ang kwento noong taong 1929 sa panahon ng pamumuno ni Joseph Stalin nung buo pa ang Union of Soviet Socialist Republic. Malaking problema ang humarap sa pamunuan ng mga komunista noon. Isa ang mga tinaguriang kulaks o mga may-ari ng mga sakahan. Dati, ang Ukraine ay bahagi ng USSR bago ito naging isang bansa. Maraming nakatira doon ay mga kulaks. Dahil sa mga revolusyon na naganap sa pagitan ng mga Bolsheviks o mga nakararami at Mensheviks o mga ilan lang, maraming nag-aalsa noong panahon ng komunista. Upang maagapi ang mga tutol sa pamahalaan, pinasya ni Stalin ang kinin ang mga lupain ng mga kulaks na pinaghihinalaang ng abuso sa mahihirap. Kaya pagsapit ng mga taong 1930s, kasama ng iba pang libo-libong kontra sa pamahalaan, ang mga kulaks ay inaresto. Tumagal na ilang taon bago napagtanto ng gobyerno ng mga kalaban ay kailangan palayasin upang hindi na muling makagambala sa takbo ng komunista. Isang lugar ang nakinita, ang isla ng Nazino. Sa nagyayelong ilog ng Ob sa Siberia, isa sa pinakamalamig na lugar sa buong mundo tuwing taglamig at mainit naman sa tag-araw. Buwan ng Mayo taong 1933, 5,000 mga mamamayan na pinaghihinalaang kontra sa gobyerno ang ipinatapon sa isla. Kung hindi ka makapaniwala, ito ang patunay sa American Stock News na halos 5,000 ang namatay sa isla noong 1933. Ito din ang sabi ng medium.com na sa isla ng Nazino, 5,000 bilanggo ang pinadala. Kinalaunan, nadagdagan pa ng bilang ang mga bilanggo. Taon-taon ginaganap ang isang pulong sa isla bilang paggunita sa mga namatay. Kaya kung hindi ka makapaniwala na libo-libo ang pinadala, ikaw na mismo ang pumunta sa isla. Basta huwag mong kalimutan ang iyong face mask. Sa maliit na isla na mayroong libo-libong bilanggo, sama-sama ang mga kalalakihan at kababaihan na naghahanap ng kalayaan. Ngunit ang humarap ay kamatayan. Bakit ito tinawag na Cannibal Island? Ang isla ng Nazino o Nazinski ay isa sa mga tinaguriang gulag. Sa Ingles ay Chief Administration of Corrective Labor Camps o ang sistema kung saan ang mga bilanggo ay ginagamit na trabahador. Sa simula, balak gawing malaking sakahan ang Nazinski upang mapakinabangan ang mga bilanggo at magkaroon ng makakain ang mga ito. Subalit nang nakarating ang mga hinuli, walang pagkain at walang kahit anong pabahay ang sumalubong sa kanila. Marahil hindi ka maniniwala kung sasabihin sa iyo na ang isla ay kalahati lang ng sukat ng buong Boracay. Sa unang araw pa lang ay nagkagulo na ang mga nasa isla dahil sa walang makain. Kaya nagpadala ng sako-sakong harina upang gawing tinapay. Ngunit sa dismaya ng mga bilanggo, walang lutuan o kahit anong pwedeng gamitin upang magluto. Kaya ang kinain ng mga taga roon
ay ang mismong harina. Walang asin, walang asukal, at ang iba ay hinaluan ng tubig sa ilog upang gawing parang lugaw. Sa loob ng maraming araw, harina ang umagahan, tanghalian, at hapunan ng mga taga roon. Subalit dumating din ang oras na hindi na nakayanan ng kanilang sikmura na kainin ng pulbos. Dahil sa matinding kagutuman, isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap na kahit ngayon ay mahirap tanggapin. Ang mga bilanggo ay kanya-kanyang gumawa ng paraan upang mabuhay at bumaling ang mga ito sa kanibalismo. Kaibigan ka man o hindi, ang kagutuman sa isla ay walang pinili. Maraming insidente ang naiulat, katulad ng isang babae na tinali sa puno at tinanggalan ng dibdib dahil sa iyon lang ang parte ng katawan nito na mayroon pang natitirang laman. Isa naman ang nakaligtas, ngunit tinanggalan ng mga binti upang kainin. Maraming natagpo ang mga bangkay, ang kulang-kulang ang parte ng katawan. Yung iba ay walang laman loob, walang puso o atay. Yung iba ay pinatay upang kainin. Yung iba naman ay hinintay mamatay bago lutuin. Marami ang nagtangkang tumakas dahil sa hindi kinaya ng kanilang isip ang mga pangyayari. Ngunit dahil sa klima, ang mga ito ay hindi pinatawad kahit ng kalikasan. Ano ang kinahinatnan ng isla? Dahil sa nakagigimbal ng mga pangyayari, pinagtakpan ng gobyerno ang naganap sa isla. Mga 2,000 ang namatay, mga 2,000 rin ang nawawala. Ang nakaligtas ay inilipat sa ibang gulag. Ayon sa Dayang Pioneers, ang unang nagtala sa kaganapan ay hindi pinahintulutang ilabas ang inulat. Ganun pa man, pinarusahan ang mga gwardiya sa isla at makaraan ng ilang taon, nabuwag ang mga kampo ng gulag. Pinatunayan ito ng history.com na nung namatay si Joseph Stalin, mga taong 1953, ang pumalit na pamahalaan ay kontra sa paraan ng gulag at ilang milyong bilanggo ang pinalaya. Bagamat natapos ang pagpapahirap sa mga nahuli, ang madilim na nakaraan ay nakaukit sa isipan ng mga nakaalam, lalo na sa pamilya ng mga kalalakihan, kababaihan na nakasaksi sa pinakakarumal-dumal na kaganapan sa dating tahimik na isla, ang pagiging cannibal ng mga bilanggo. At taon-taon binibisita ng marami ang isla upang gunitain ang mga pangyayari noong taong 1933. Makikita ang mga karagdagang salaysay ng mga biktima at mga ulat mula sa iba't ibang pahayag sa Gulag History Museum sa Moscow, bansa ng Russia. Anong aral ang mapupulot dito? Mapagtatanto na ang sariling pamahalaan ng USSR ang nagpahirap sa kanilang mamamayan. Dahil sa matinding pagnanasa ng mga nakapwesto sa kapangyarihan, tinalikuran ito ang kanilang tunay na obligasyon sa bansa, ang pagsilbihan, ang taong bayan. Kaya kinakailangan pag-isipan ng maigi kung anong klaseng gobyerno ang nararapat na mamuno sa bansa, isang pamahalaang maka-Pilipino o pamahalaang maka-politiko. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Dahil mayroong mga naniniwala at marami rin namang naghihinala. Naarok mo kaya ang katotohanan? Ang tanong, totoo ba